Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Bawi ang daigdigan lahat ng naroon. Bawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papunulit sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Monica. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayad mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin. Loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinapamahanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuturo namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa.
Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugali. Sa paghahatol na sa nilika, lahat ay pantay sa paningin. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang, ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating ninolob. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon.
Ang tawag po dito sa parte ng Ebanghelyo ay Woe to you, Pharisees and Sadducees. Sa Tagalog ay Saaba ninyo. Pero sa ibang translation ay Sumpain kayo, mga eskriba at mga pariseo. Ito po yung sumpa na binitiwan ni Jesus sa mga eskriba at pariseo. Simula po kahapon, atin pong inumpisahan, at ito pong lahat ay pito. Kahapon ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, at ikapito ngayong araw, na ito ay nagsasaad ng kaparehong confrontation na ginagawa ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at pariseo, mga mapagpaimbabaw. Kung inyo pong mapapansin at kung kayo ay palaging tumututok sa Ebanghelyo, kilala ng mga taong kaharap ni Jesus kung papaano siya magsalita. Kapag ang kaharap ni Jesus ay mga ordinaryong tao, ang kaniyang salita ay puno ng habag at puno ng awa. Ito yung kaniyang pamamaraan. Kapag ang kaniyang mga kasamahan ay mga makasalanan o itinatakwil ng lipunan o ng kanilang community, hindi mo siya mariringgan ng salitang nakasasakit. Palagi itong pangungusap ng awa at pagtanggap ng habag. Pero kapag ang kausap niya ay mga pariseo at eskriba, napakalalim at nakasasakit ang kaniyang mga salita. Wala siyang takot na tawagin ang mga pariseo at eskriba na mga mapagpaimbabaw. At ang pagpapaimbabaw na iyon ay kaniyang ipinaliliwanag dahil nakakalimutan nila ang tatlong bagay na mas mahalaga kesa sa batas. Ano po iyon? Katarungan, pagkahabag, katapatan. Ibig sabihin po, hindi nangangahulugan na sumusunod ka sa batas ni Moses o sa batas noong panahong iyon, ikaw ay kalugud-lugud na sa harapan ng Diyos. Hindi nangangahulugang ipinapakita mo sa ibang tao ang sinasabi ng batas, ikaw ay banal na sa mata ng Diyos. Hindi po, dahil ang batayan ni Jesus ay ang tatlong bagay na dapat ay alam natin. Katarungan, pagkahabag, katapatan. Paano po pumapasok yung katarungan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos? Kailangan walang naaapi pagdating sa katarungan. Dapat lahat ay pantay-pantay pagdating sa katarungan. Kasi ang mga eskriba at pariseo, napakahigpit niyan sa ikapu. Kailangan kung anong kinikita mo, kailangan 10% ng kinikita mo, absolutely, dapat iyon ay iaalay mo sa templo. Kung hindi mo iaalay iyan, ikaw ay nagiging makasalanan sa mata ng Diyos. At yun ay pinaliwanag ni Jesus, na mas tinitingnan ninyo ang ikapu o yung kanilang pagbibigay, pero hindi nyo tinitingnan ang katarungan. Bakit po? Kasi kahit na mahihirap, na nagpapakahirap magtrabaho para lamang sa ikapu, ito ay nagiging walang saysay sa diwa at paningin ni Jesus. Ang gustong sabihin, kailangan laging mayroong katarungan. Ano ang katarungan doon sa ikapu? E di kung ano lamang yung kayang ibigay ng puso mo. Kung gaano kabukas ang puso mong magbalik ng biyaya sa Diyos
Iyon ang gawin mo. Walang pamimilit, hindi pinipilit. Hindi kailangang ipilit ang kautusan ng mga Hudyo sa kautusan ng tao. Kailangan palaging nakasalalay sa katarungan. Fairness, dahil laging tumitingin ang Diyos sa katarungang dapat maranasan ng tao. Sa ikalawa, ang pagkahabag. Dahil ang mga Pariseo at Eskriba ay kulang na kulang sa habag. Napakalayo sa habag at awa na ipinapakita ni Jesus. Sa kanila, palaging letters of the law. Sa kanila, kailangan ito yung nakasulat, ito yung ating gagawin. Bawal kang kumain ng dugo. Bawal. Paparusahan ka. Pero ano yung pagkahabag doon? Na kahit na ang gawain ng tao sa araw-araw ay sinasakop ng batas at nawawala ang pag-unawa at pagkahabag sa mga sumusunod sa Diyos. Kaya tingnan niyo si Jesus, palaging awa at habag ang ibinibigay sa mga taong naniniwala at lumalapit sa Kanya. Hindi siya yung Diyos na mapagparusa kung hindi Diyos na laging nagbibigay at nakararamdam ng awa at pagkahabag sa naninikluhod sa Kanya at sa Kaniyang pagka-Diyos. Pangatlo, yung katapatan. Alam natin na ang mga Eskriba at Pariseo ay ang mga taong gumagalaw sa templo. Pero hindi nangangahulugang sila ay gumagalaw sa templo at nagpapatakbo ng templo, hindi mo rin makikita sa karamihan sa kanila kung gaano sila katapat sa Diyos at katapat sa kanilang ginagawa. Dahil ito ay nakikita ni Jesus na para silang mga plato, pinggan na nililinis lamang ang harapan. Pero ang kalooban ay napakadumi. Dahil dito, laging sinasabi sa atin sa kasulatan na nakikita ng Diyos ang puso ng tao at nababatid niya ang kalooban ng bawat isa. Dahil tayo pong lahat sa katotohanan ay mayroong sacred sanctuary sa kalooban ng ating puso. Ito po ang konsensya, the conscience na nagsasabi sa atin gumawa palagi ng tama upang maging kalugod-lugod at banal sa harapan ng Diyos. Dahil sa dulo ng ating buhay, wala tayong maitatago at hindi tayo pwedeng magkunwari sa Kaniyang harapan. Pwede tayong malinis sa labas upang makita ng taong tayo'y kaaya-aya. Pero sa Diyos, hindi tinitingnan ng panglabas kung hindi yung sacred sanctuary na nasa ating puso na alam nating gumamit ng konsensyang magtuturo na itakwilang kasamaan at palaging sundin kung ano ang kabutihan. We cannot be duplicated sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng i-dichotomize ng ating sarili na kapag nasa simbahan, ako ay banal. Kapag nasa simbahan, ako ay mabuti. Hindi mo pwedeng i-duplicate yun. Paglabas mo ng simbahan, hindi ka na ba mabuti? Dapat dala natin yun. Dahil ang kabutihan na nanggagaling sa loob ng ating mga puso
ay kabutihan ding ating inilalabas. Kaya kahit na tayo'y magtagal, hindi tayo pwedeng magkunwari sapagkat lalabas ang katotohanan kung ano ang ating isinasabuhay. Kaya katulad ng salita ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba, huwag nating hayaang manuot sa ating konsensya ang salitang mapagpaimbabaw, sapagkat mas masarap mabuhay, mas masarap humarap sa Diyos, mas masarap lumuhod sa harapan ng Diyos kung ang ating buhay ay totoo sa kaniyang harapan. Unti-unti, huwag nating hayaang lamunin tayo ng pagpapaimbabaw na ibinibigay ng mundo. Mag-ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na kaniyang pagbibigyan ng ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umulad kami sa iyong pag-ibig. At lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sa bayan na
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyang Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, hear me, Jesus.
guide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all evil that surrounds me, defend me. When the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya, August 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crocero, RMS, Parochial Vicar, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa August 29, 2024, Webes, paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at cura paroko, Reverend Father June Sescon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng ligaya at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba anak amin, inihinto namin, aral mo ang amin ay pagtagtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ang amin.